Tiger 2, Tiger 2. This is Tiger 1. Tiger 1, this is Tiger 2. Escort na namin sila. Malapit na dyan sa location nyo. Nandiyan na, Roger. 10-4. You're getting better every time, sir. Perfect, perfect, sir. Pasok lahat. Sir, may babalita sana ako sa inyo eh. Ano yun? Yung kaibigan nyo, si Engineer Legasto, pinatay kaninang madaling araw, sir. Ha? Huh? Saan? Sa eskolta, sir. Mabayet at makatwiran si Engineer. Dalawa lang ang check na may kagagawan nito. Wala bang nakakita sa pagpaslang? Wala, sir. Sa bagay, kung meron man, bulag ang mata ng batas. Kayang tapalan ng salapi. Yun nga ang hihirap, sir. Maraming timawa sa mga pulis. Iilan lang ang tapat. Ngayong gabi, makikiramay tayo sa mga naulilan ni Legasto. Good evening ho, sir. Good evening. O, magpahinga na kayo. Magala ka dati bukas. Sige ho. Good night, sir. Good night, ma'am. Good night. Ay! Pagandaan mo ako. Nagugutom ako. Hindi ako nakakain kanina eh. Uy, kalbo! Eh, kunin mo nga si kanila ko ron! Pira naman to, kabing-kabing. Dali mo dito ha, sa CR ha! Stopo! Kawawa naman ang kaibigan mo. Malupit ang pagkamatay. Munti ko nang di makilala. Natatakot ako magdaleno. Baka isang araw, ikaw naman ang... Huwag ka mag-alala. Hindi mangyayari sa akin, inisip mong yan. Kung hindi lang naging matigas ang ulo ng Engineer Legasto, buhay pa sana siya. Pero natutuwa ako. Dahil sa pagkawala niya, natitiyak kong sa atin mapupunta ang Pampanga-Baguio City Road Construction Project. 20 milyones. Ang kikitain natin dyan, padre. Maliit yun, padre. 150 million ang proyektong ito. Kailangan mapasa atin ng 30 milyones. Maraming pipicture. At bibigyan natin. Para maging bulag. At pipingtikom ang mga bibig. Bueno, kung yan ang gusto mo, kakausapin ko mga engineer natin. Para tabangan pa ang pagtitimpla ng semento at lita ng mga bakal na gagamitin sa proyektong yon. Alam ko, ang iba sa inyo ay nangasuhang kagabi. Uminom sa beer house. Kaya pagdating sa trabaho, lulugulugo.
Parang mga tsongong puyat. Alam nyo naman na dito, bawal ang tamad. Kayo rin, pagtatamad-tamad kayo, baka tama rin din ako magbigay ng bonus pagdating ng Pasko. Oh, ilang taon na kayo nagtatrabaho sa akin? Hindi ba? Pag kumikita ang kumpanya, pinamumudbud ko sa inyo. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano ang dapat laging gawin? Masipag! Ano pa? Magtrabaho! Yan! Yan ang gusto ko marinig sa inyo. Ha? Kung ganyan ba, di lalong uunlad itong kumpanya natin. O sige, magsibalik na kayo sa trabaho ninyo. Kahit na. Basta sundin mong inuutos ko, engineer. Tabangan mo ang semento, liitan mo mga bakal, pati na mga kable. Ano ka ba naman? Diyan doon kumikita ng malaki, ha? Okay? Padre, tumawag si Dr. Ignacio ng Department of Health. Magbibidding sila sa isang ospital. 300 million pesos ang halaga. Ba, padre, kung ganun eh, ipadadala ko na lahat ng mga papeles natin para makasali tayo sa bidding. Habang tayong dalawa naman ay nakikipaglaro sa ating mga panyerong malalaking tiyan at mga ibang politikong timawa sa lagay. Kung sila ang mga linta at buhaya sa gobyerno, tayo naman ang mga lawin, nasisila sa kanila. Dig. Yes, sir? Nakikabit naman mga collapsible support dito sa Pacman Powerhouse. In fact, lahat yung prefab beams nakakabit na eh. Dig, kailangan ma-deliver natin yan by March 10. We're on schedule, sir. Ikaw rin. Pag hindi natin na-deliver yan, magmumulta tayo. Aawasin ko sa sweldo mo yan. Sir, naman. Baka ugod-ugod ka na, hindi ka pa nakakabayad. Sir, February pa lang, operational na yung power plant na yan. Sir, open ng bidding sa Department of Health. Sasali ba tayo? Anong project yan? Government hospital, sir. Worth 300 million. Bah, malaking project yan, sir. Maganda yan. Sasali tayo. Sir, palagay ko para sigurado nga pa sa atin yung project na yan, maglagay na tayo under the table. Hindi tayo maglalagay under the table. Sasali tayo fair and square. Pero sir, SOP yan. Yung mga mag-a-approve dyan, umaasa ng 20% komisyon. Komisyon? Yes, sir. Diba? Hindi tayo magbibigay ng komisyon. Ang ibibigay natin sa kanila, konsumisyon. Boss ko yan, kita mo? Straight! Han! May problema ka ba? Natatakot kasi ako eh. Kanino? Sa'yo. Mahal kita kasi eh. Nanggaling na naman ako sa doktor. At ang findings, hindi talaga ako pwede magkaanak. Alam ko naman di ka maligaya sa akin. Napipilitan ka lang, di ba? Naturingan nga akong babae. Pero hindi naman ganap. Mayaman nga tayo, pero hindi na tayo pwede magkaanak. Annabelle. Wala akong silbi. Suira. Wala akong ibang hangad kundi paligayahin ka. Alam kong gustong-gusto mo magkaroon ng anak. Pero wala akong magagawa. Dahil baog ako. Yun ako. Baog. Baog! Ipinangako ko nang pakasalan kita. Ano man ang mangyari, ano man ang maging pagkukulang mo, mamahalin kita.
Good morning, ma'am. Yes, you may sit down, please. Ito ang proposal namin para sa bidding. Kumpleto na ba mga credentials ito? Yes, ma'am. Bagong bidder. Yung Xerox copy ng lisensya bilang legal contractor, narito na ba? Nandiyan na, ma'am. Nakaipit lang. Kailan ba ang proposed target ng operation, ma'am? Right after ma-evaluate kung sino mananalo sa bidding, papapasa kamay niya ang kopya ng blueprint. Ma'am, wala na bang mga additional requirements? Wala na. Kayo ba si Mr. Orbus? Hindi ho. Ako si Ernel Songko, project engineer ng Orbus Construction Firm. Ma'am, magpapaalam na ako. O sige ho, tatawagan ko na lang po kayo. Thank you. Mama ng construction firm yun. Orbus Construction? Padre, kilala ko si Orbus. May prinsipyo at parehas ng patrabaho yan. May kalaban na naman tayo. Tignan natin. Castor, Rigo, imbitahin niyo siya. Sabihin niyo gusto siyang makadeal ng Alincaste Araneta Construction Firm. Tandaan niyo, lahat ng hayop ay may kahinaan. Kung siya man ay isang kambing na mahilig manuwag at mahirap hatakin, sa naiisip ko, pwede siyang maging maamong tupa. Salamat naman at pinagbigyan mo ang imbita namin, Mr. Orbus. Walang dahilan para ako itumanggi. At isa pa, gusto ko naman kayo makaharap. Makilala. Mahalagang bagay ang iimportahin namin sa iyo. Kasing halaga rin ang tatanggapin mo kung sakali. Siguro naman eh, hindi na masamang halagang 20 million pesos. Malaking pera yan, Mr. Alincastre. Magmula na maging kontraktor ako. Hindi ko pa kinita ang ganyang kalaking halaga, Mr. Araneta. At kikita ka ngayon sa napakasimpleng paraan. Hindi ka na mahihirapan pa. Hindi ka na mamumuhunan pa. Tataasan mo lang ang bidding, Mr. Orbus. At mapapasayo ang 20 million pesos. Sa madaling salita, binibili niyo ako. Hindi ikaw, Mr. Orbus. Ang proyekto. At kung hindi ako pumayag, papayag ka, Mr. Orbus. Magandang alok namin sa iyo. Alam ba ninyo kung anong klaseng project ang pinagbibidingan natin? Alam namin, isang pampublikong ospital na nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Ospital na walang perang mahihirap. Mahihirap nga. Pero patuloy pa rin nagbabayad ng buwis para pasweldohin ang mga tao ng gobyerno. Maging ito'y buhaya, pating, linta, o lawing mapanila. May laman yata yung sinasabi mo, Mr. Orbus. Ang ibig kong sabihin, ay marami ng building dyan ang gumuho. Marami ng tulay, nang dahil lamang sa kunting lahar ng sumabog ang pinatubo, ay natangay. Alam ba kung bakit, Mr. Alincastre? Ang bakal na ginamit, imbes na maging ganito, ay naging ganito. Kaya madaling gumuho. At sa semento naman, sa isang sako, ay isang truck na buhangin ang nihalo. At sino nagpapasan? Ang mga may hirap na sinasabi ninyo. Kami bang pinagbibintangan mo, Mr. Orbus? Mr. Araneta, marami ng bugok sa pamahalaan. Huwag na natin dagdagan. Malansambo nga mo, Mr. Orbus. Baka nakakalimutan mong narito ka sa pugad ko. At pwede ka namin patayin ngayon din. Bakit hindi mo gawin? At nang pare-pareho na tayong paglamayan. Tandaan mo ito, Mr. Alincastre. Ang sisiw ay nagtatago.
Tumatakbo, nagkukubli, dahil takot sa kukunang mga lawin. Pero pag ang sisyo ay nasukol, ito'y lumalaban. Makatuka man lamang. Hoy, ano ba? Tol. Hello. Happy-happy na naman kayo, ha? Ang daddy. Buisi talaga ang Orbus na yan. Sa kanya lang yata tayo masisira. Ano ngayon ang plano mo? Gusto mo bang itulad natin siya kay Legasto? Mas matindi pa naiisip ko tungkol dyan. Pag sa kanya napunta ang proyekto, lahat ng pagsisisi mararanasan niya. Ang inaanak ko. Hi, Dad! Magandang umaga po. Hi! Oh, dahan-dahan lang, ha? Baka madulas ka. Dad, good morning ho. Good morning. Inong, good morning. Good morning. Good morning po. Maupo kayo. Thank you. Dalawang araw ka na namang hindi umuwi, anak. Dad, alam mo naman doon ako lagi natutulog kina Maricar eh. Eh, hindi pa kasi kayo magpakasal eh. Eh, wala pa ho kasi sa plano ni Junior yun eh. Tsaka na ho ninong pag medyo ready na ho kami. Masyado kasing liberated tong inaanak mo, kumpadre. Tahig pa ang babae. Okay naman sa akin si Maricar. Ewan ko kung saan nagmahan itong anak ko. Hindi naman ako palikero. Oh, come on! Siya nga pala ho, Dad. Baka naman ho nakaka-istorbo kami sa inyo ni Ninong. Ah, hindi naman. Ang problema kasi namin ay yung isang contractor na kasabay namin sa open bidding. Pwede ba ako makatulong, Dad? Baka kailangan mo ko. Huwag, iho. Umiwas ka sa gulo. Ang intindihin mo ay itong magiging asawa mo. Pasensya na ho kayo, Sor Teresa, kung medyo natraso ako sa pagbalik dito para ibigay ang kunting tulong na ito. Kape po, Mr. Orbus. Thank you. Salamat po, Mr. Orbus. Pero, wala kayong dapat ihingi ng paumanhin. Sa katunayan ho, isa kayo sa mga walang sawang nagbibigay ng tulong sa amin. Napakalaking tulong ho ang naibigay ninyo dito sa bahay ampunan, Mr. Orbus. Eh, kung tutusin mo, kakaramput lang yun sa mga biyayang tinatanggap ko mula sa itaas. Eh, si Ramona ho? Nasa labas, kasama mga bata, Mr. Orbus. Magiging kumpleto ng pagsasama nila kapag nakasama ng mga bata. Oo nga, no? Hello, okay. Talukot tayong mag-asawa eh. Good morning. Good morning, sister. Kumusta ka, Ramona? Mabuti naman. Sa isang linggo na siguro ang balik namin para kunin ang mga bata. Nakahanda ng papeles tungkol sa adoption. Andiyan nga sila naglalaro eh. Very good, children. O, isa pa. Ay, sister. Pupunta lang po namin si Mr. Orbus. O, sige. Kana. Mr. Orbus, Mr. Orbus! Good morning. Mr. Orbus, kailan niyo po kami kukunin dito? Oh, sir. Ano, Mr. Orbus? Daddy! Sabi sa'yo, diba? Daddy na tatawag natin sa kanya eh. Yay! Yay! Ay, naku! Kayo mga yun, oh. Ang babaho pa ng hininga. Ngayon ko pa magagalit kung kailan tapos na. Mula ngayon, hindi ka na uuwi sa apartment mo. At hindi ka na rin magtatrabaho sa club. Ano? Eh, paano ako mabubuhay? Akong bubuhay sa'yo. Saan ako titira? Dito ko na titira. Regalo sa akin ng daddy ang bahay na to. Para sa'yo. Total, pakakasalan naman kita. Totoo? Oo. Hindi ka nagbibiro? Hindi. Totoo? Promise.
Oh, yung buhangin na in-order natin sa Cora. Nai-deliver na ba? Darating yon. Sigurado mo, ha? Oh. Kailangan natin sa finishing yon. Sigurado yon. Good morning, sir. Good morning. Oh, nag-albusal ba kayo? Yes, sir. Tapos na. Kape ho, sir. Ano ba yan? Ay, yung project natin sa Pangasinan, sir, yung 6-lane bridge. Ahead tayo ng 1 month sa schedule. Good. Kung ano man ang susobra, whatever we could save, ipamumudbud natin sa mga bata. Nice. I'm sure they'll be happy with that decision, sir. Hi, Han. Hi. Good morning. Ang aga namang gardening yan. Alam mo naman, wala akong ibang pinagkakaabalahan kundi ito lang. Ang tataba ng mga halaman mo, ah. You really have a green thumb. Nakahanda na nga pala ang almusal. Halika, kain na tayo. Thank you. Alam mo, Han? Hmm. Magandang balita. Ano yun, Han? Malapit na tayo magkaroon ng anak. Bakit, buntis ka ba? Paano naman ako mabubuntis? Tingnan mo nga. Nakita mo ba ako nagkakain ng manggang hilaw? Pinang, yung kape nga. Basta. Mm. Magkakaroon na tayo ng anak. Masyado mo yata akong iniinsulto eh. Alam mo namang hindi tayo pwede magkaroon ng anak. Oh. Han. Ba? Huwag ka na magtampo. Ang ibig kong sabihin, mag-aampun tayo. Totoo? Oh. Hindi lang isa. Tatlo pa. Triplets. Talaga? Oh. I love you. Sa Paskong darating, masaya ang bahay na ito. Sana nga, Han. May tatlong batang tatakbo-takbo. The patter of little feet. Mommy, mommy, mommy. Daddy, daddy, daddy. Mommy, mommy, mommy. Daddy, daddy, daddy. Are you happy, Han? Oh, yes, I'm very happy. Ano ho, Mr. Orbus, kayo naman sana ang bahala sa mga bata. Asahan niyo, sister. Pagsabi lang kay Sor Teresa na tuloy na. Aha. Kayo naman, magpapakabait kayo, ha? Huwag niyong bibigyan ng samaan loob ang daddy niyo. Naku, hindi po. Sige po, magpapaalam na po kami. Hindi po, sister. Magpapaalam na po kami. Sige. Sige na, baka kung saan pa mapunta usapan natin. Kiss muna sa Lola Ramona. Ano, Lola? Talaga? Bye. Sige. Sige ho. Hanggang dito ba naman, dala mo problema mo? Dapat, ako'y naasikaso mo eh. Ewan ko ba? Si Boss. Nice! Nandito si Boss! Ito yung sa north wing ng building. Sir, nanalo tayo sa bidding. Or not. Ito ang confirmation ng award. Tayo pala ang nanalo. Tama pala yung paniniwala mo, sir, that we can corner the deal fair and square, hindi na kailangan ng under the table.
Sabi ko sa iyo, hindi na kailangan ng under the table. Wala na natin umpisa ng construction within 2 weeks. Gusto ko si Mango sila mamahala nito. Siya rin ang bahala mamili ng mga tao. I'll see to that, sir. Okay. Oh, let's do it. Satin! Hindi ko gusto nangyari. Kumukulong dugo ko sa Orbos na yan. Hindi lang ikaw, padre. Pati ako. Kayo lang naman siya ng malamig eh. Kung kami masusunod, naitumba na namin yan. Eh, kung gusto niyo, sir eh. Ngayong gabi, tatrabaho na namin. Oo nga. Para bukas. Paglamayan na siya. Huwag mo na. Ang gusto ko, puntahan niyo ang mga tauhan niyo sa job site. Takutin niyo. Tandaan niyo, Castor. Kapag hindi natakot, alam nyo na ang gagawin nyo. Kailangan matapos natin ang ground floor portion na ito according to schedule para makalipat tayo at maumpisan ang second floor left wing. Gawin nyo. Yes, sir. Sige na. Kamusta kayo, Mang Gusteng? Mabuti naman at napadalo kayo. Meron ba kami maipaglilingkod? Meron. Didiretsahin ka na namin. Mabuti pang itigil nyo muna pagtatrabaho nyo rito. Sinasayang nyo lang yung pagod nyo. Kwela ka rin magsalita, no? Titigil kami sa trabaho. Ano papakain namin sa pamilya namin? Lugaw na tinimplahan ng asukal? Tang, medyo masama ang tubo ng dila nyo. Hindi kami nagbibiro. Diniretsa niyo ako? Masama bang diretsahin ko rin kayo? Ano ba talagang gusto niyo? Para walang sisihan. Tulad na sinabi ni Castor, itigil niyo na muna ang katrabaho niyo. Kung si Mr. Orbos siguro magsabi sa amin, maaari pa. Amo namin siya eh. Pero hindi kami susunod sa utos ng kung sino mang Herodes. Tang, hindi kami namimilit. Pero ito yung saksak mo sa isip mo. Na kahit na si Jesucristo ay hindi umubra sa sinasabi mong Herodes. Pag kami nagparusa, hindi na dumadaan sa husgado. Totoy, luma na yung style mo. Alam mo ba, sa construction ako lumaki, sa construction ako naaksidente, sa construction ako tumanda, at dito rin sa construction, ako mamamatay. Magmula nung dumating sa buhay natin ang mga batang yan, pakiramdam ko eh, parang nakumpleto na ang buhay natin. Unti-unting nawala ang mga pinangangambahan ko. Wala kang dapat ipangamba. Para sa akin, ang mga batang yan, ang magsisilbing anghel de la guardia ko. Sana nga. Ano sana nga? Totoo! Alam mo, Magdaleno? Hindi ba? Eh, wala pa naman akong sinasabi eh. Eh, wala pa akong nalaman. Sabihin mo para malaman ko. Puro ka namang biro. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Magdaleno. Ayoko mawala ka sa akin. Mahal na mahal din kita.
Tinang. Tinang, malapit na yung bonus mo. Aking yan, dito yun eh. Lagay mo sa ilalim. Dito yun, natali. Ikaw lagay mo ha? Sa ilalim na lang, yung big box. Tapos yung malilis sa tanong. O, dun yung ilagay. Dali, kapitan natin. Oo, kapitan ito. Don't. Si Ember, planta, tatlo. Pagkabukin mo ilalagay ito. Sa akin, papatayin ako mo. Dito! Dali na palagi nyo ako niloko eh. Oh, just a tabi. Gusting, babayaran na namin ang tapang mo. Hindi ko pinagbibili, Kastor! Pero mapapatayin niyo ako ng buong bayan ko! Sir, sir, ayos na lahat ng pangailangan nila. Kumpleto na hanggang sa mailibing. Ngayon, yung mga bangkay na hindi tigarito, ay pinadala ko sa mga probinsya nila. Pinagbibigyan ko ng 50 mil, gaya ng iniutos nyo. Nakikiramay po kami ni Sis. Nakikiramay po kami.
kung ano man ang mga naiwang sagutin ni Mang Gusting. Kami na ho ang mahal. Maraming salamat po, Mr. Olmos. Tandaan niyo ito. Hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ang katarungan ng pagkamatay nila. Dapat lang po! Dapat lang sila mapagkahan! Dapat lang mamigyan ang katarungan ng pagkamatay ng aking asawa! At kaya! Tama na! Dapat lang mamatay, mga hayop na yan! Mga hayop! Colonel Sanchez, nahuli na ba niyo mga kriminal? Hindi pa. May lead na ba kayo? Wala pa. Testigo, mayroon na ba? Wala pa rin. At yung mga trabahador mo, nagtago. Natakot siya ata eh. Pero huwag kang mag-alala, Mr. Olmos. Sa loob ng isang linggo, pinapangako ko sa iyo, gagawin namin lahat ng paraan para mahuli mga killers na yon. Mabuti naman. Kawawa naman ang mga naulila. Napakasakit ang nangyari sa kanila. Thank you, Colonel. Sige po. Sir, inumpisa na nila tayong kantiin. Magkakaanak pa yan. Kaya unahan na natin. Alam kong pare-pareho lang tayong tinatalaban ng bala. Yun naman eh, kung makakaputok sila. Dahil gulangan lang naman yan eh. Napakadaling gumanti kung tutusin. Pero, mahirap ang maging padalos-dalos. Marami tayong ebidensya nila lahat. Laban sa kanila. Tungkol naman dun sa ebidensya ang sinasabi mo, Ornel. Napakahina. Hindi tayo man nalos sa skadro niya. Kilala kita, sir. Alam kong gagamitan mo sila ng urak. Pabayaan muna natin ang mga investigador ni Colonel Sanchez. Baka sakaling malutas nila. Baka sakali. Para tuluyan na masira ang bunganga ng engineer ni Orbus, payarin na rin natin kay Castor. Alalahanin mo, padre. Walang baho na hindi sumisingaw. Delikado tayo. Ang inaalala ko lang, kung paano muna natin sila maiiwas. Marami na silang kaso. Sa iba na lang natin pagawaan tungkol sa Arnel Songko na yan. Kayong apat, maglaylaman na kayo. Astor, dalawang tao lamang ang kailangan mo para mapasali sa listahan ni San Pedro ang engineer ni Orbus na yan. Ano kaya nangyari kay Ernel? Tatlong araw na siyang hindi nagpapakita. Pinasyalan nga namin kanina, sir, pero wala kami inabutan. Saradong-sarado yung bahay. Ang tagal nga namin kumakatok, kahit maid, wala. Dadabog kaya ta. Hindi naman. Baka na malengke, sir. Bakit? May karandirian na ba si Ernel? Ano oras man libing bukas? Si Mangustin, sir. Si Guarin at saka yung welder natin, si Berting. Sa Loloma, sir. Mga alas tres ng hapon yun.
Hi, Han. Ipapasyal ko muna yung mga bata. Sige. Okay. Sige, bye. Poldo, samahan mo si ma'am. Okay. Bye, Dad. Kiss Daddy. Sige. Bye. Halika na. Miss? Miss? Pahing isang beer pa. Sandali, CCR lang ako. Sige. Hello, sir. Ano hong order nyo? Bigyan mo kami nung dati namin no order. Tsaka isang round na beer. Ikaw lang, anong gusto mo? Iced tea na lang sa akin. Iced tea raw sa love ko, ah. Miss, bigyan mo kami ng paborito kong pulutan, yung tenderloin tips. Yes, sir. Ano pare? Kumusta? Ano lakad? Alamin ko sana kay Colonel Sanchez kung ano nangyari doon sa kaso sa pagkamatay ng mga bata ko. Alam mo pare, kahit hindi ka humingi ng tulong sa amin sa FBI, kumikilos kami para sa kaso mo. Salamat pare. Ayoko masabit ang anak ko sa nangyaring kaso kagabi. Ikaw na ang bahala. Pati na rin doon sa mga tauhan ni Orbos na napatay. Gusto ko lagi kang bulag. Para patuloy na umaago sa iyong biyaya. Mananatiling pikit ang mga mata ko. Bingi ang mga tenga ko. Kung patuloy ito sinasabi mong biyaya. Makakaasa ka, Colonel. Orbos, talagang malitan daigdig para sa atin dalawa. Tama ka, Mr. Alingasngas? Alingkastre, sir. Alingkastre? Yes, sir. Mr. Alingkastre. Alam bang kumukulong dugo ko? Tuwing makikita kita. Ako naman, hindi dugo ang kumukulo sa akin. Tache! Bastos pala yung bunganga mo. Dapat sa'yo, pakainin ng siling labuyo. Ah! Correction! Ikaw ang dapat kumain ng siling labuyo. Dahil ang tingin ko sa iyo, parang ibong kyaw-kyaw. Puro kyaw-kyaw. Orbos, ito ang tandaan mo. Pag nagkita tayo muli, isa sa atin ang sasabog. Na parang utot? May mga malaria ba kayo? At puro kayo nakakapote? Mr. Orbus. Good morning, Colonel. Good morning. Oh, kulay suka kayo ah. Putlang-putla. Masama ang pakiramdam ko. Ah. Maupo ka. May problema ba? Wala naman. Gusto ko lang sana malaman kung may resulta na yung investigasyon nyo dun sa pagkamatay sa mga tao ko. Nilalakad namin. Sigurado magkakaroon ng resulta yun. Ano kaya, Colonel, kung takbuhin ninyo para lalong bumilis ang resulta? But we are facing a blank wall. Blank wall, ah?
O, sige, Colonel. Sige po. Ang lamig ng kamay niyo. Humawak ba kayo sa isang blokeng yelo? Masamang-masama nga ang katawan ko eh. Aba, gamutin niyo! Colonel, ang dami naman yata niyong pambili ng gamot eh. Palagay ko, kahit isang truck, kayang-kaya. Sige ho. Isang atashi kayo sa pera ang tinanggap na suko. May atashi ba yun, Bull? Si Arnel, sir. Arnel. Sir, nakikiramay ko sa inyo. Ako ang dapat sisihin ito. Kundi sana ako naging duwag. Kung nagpakita ako sa inyo. Sana hanggang ngayon buhay pa si Ma'am. Mangyari na ang dapat mangyari. Lalaban tayo. Hindi nyo man napatay si Orbos, ay natutuwa pa rin ako. Dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ito na marahil ang pinakamalungkot na Paskong darating sa buhay niya. Ba, Padre? Meron pa lang tayong problema. Yung si Arnel Songko, na hindi napuruan ni Bebing at Sunny, ay buhay pa. Problema ba yon? Ang isang asong duwag ay lagi nagtatago sa takot na maluto. Hindi ba, Castor? Alam niya sasabit siya, sir. Dahil sa pagkakapatay niya kay Clyde. Dad, tutal magpapasko. Pwede ho bang tigilin Michael,
Huwag kang makialam. Dad, pasensya na ho kayo. Sorry ho. Siya nga pala, Padre. Sa 23, birthday ng anak ko. Sa bahay tayo mag-dinner, ha? Birthday iyo. At Merry Christmas, ha? Thank you, Ninong. Saka Merry Christmas din, ho. Ah, siya nga pala. Girlfriend ko, si Anna. Good evening po. Hi! Pards, happy birthday! Ay, pare. Thank you, ha? Oh, ilan taon ka na ba? 21 na nga, ho, eh. Nag-aaral ka pa ba? Kagagraduate ko lang, ho. Kukuha ko ng board exam, kaya pinagbubuti ko. Alam mo, kumpadre, puro pag-aaral ang inatupag nitong inaanak mo. Kung ang aking si Junior ay naging katulad mo, di sana eh... Dad naman, talaga naman nauna sa akin si Bing. Huwag kang mag-alala, makakatapos din ako. Sir, uminom ho muna kayo. Thank you. Ako pa rin, mabuti pa, iwanan natin mga bata rito. Doon natin mag-usap, ha? Alam mo, kumpadre, meron tayong bagong prospect ngayon. Yeah? You think you can make millions? Sure. Good. Pare, oh, katawin mo lang. Boss! Telepono. Oy. Hello? Sige, sadali lang, ha? O, pare, sadali lang, ha? Ninong, telepono, ho. Hello? Ha? Huh? Bakit, padre? Si Orbos, linuso ang planta ko. Ano? Anan! Anan! Nasaan si Orbos? Ha? Hindi ko alam! Hindi mo alam? Wala. Ha? Wala eh. Hindi ko po alam talaga. Hindi ko alam. Tigas talaga ng ulo mo, ha? Nasaan? Talaga hindi ko po alam. Hindi ko alam. Ha? Di mo alam? Sa hospisyo po. Saan po sa hospisyo? Mawa kayo sa hospisyo po. Hospisyo. Opo, sa hospisyo. Doon nga po. Mawa na po kayo. Maawa? Mawa na kayo. Pasensya ka na, Ramona. Malaking abala sa iyo ito. Pero, kung maaari sana, dito muna yung mga bata. Pati sana yung pamangkin ni Arnel si Girly. Alam kong ligtas sila rito. Mabuti nga sa akin mo sila dinala eh. Dahil kung hindi, magtatampo ako sa'yo. Alam mo naman kung gaano kalapit sa akin ang mga batang yan eh. Isa pa,
naiintindihan ko naman kung ano problema mo eh. Gusto ko rin makatulong kahit papano. Salamat. Tutuloy na muna kami. Daddy! O, paano? Dito muna kayo, ha? Babalik ako. Bye, Dad. Girlie, ten Arnal. Waldo. Sir. May iwan ka dito. Yes, sir. Tara. Magdaleno. Mag-ingat ka. Napasyal ka. May problema ba? Wala. Bakit? Ayaw mo bang dalangin kita? Hindi naman. May ibibigay nga pala ako sa'yo. Ibibigay ko sana yan sa'yo nung gabi dumalo ka sa bahay. Pero pinag-indisyon ako pa eh. Sir, nakasalubong namin sir yung kotse pula. Sakay si Ramona. Oo nga, galing dito. Oh, kumusta sa bahay? Nakadama kayo? Masama nangyari sir. Bakit? Pinatay nila si Aling Pinang. Ha? Pati ba naman yung kawawang yun? Dinamay nila. Gusto kong dito lumusob si Orbos! Para sa dagat sa Malibing! Nang mapakinabangan naman siya ng mga istang bugaong! Kailangan na natin ang dagdag ng mga tao. Dad, ipaubaya mo na sa akin to. Tumigil ka, anak! Tuta ka pa pagdating sa labanan! Tuta nga, Dad. Pero patutunayan ko sa inyo na mas mabagsik ang rabis ng isang tuta kaysa asong matanda. Kompadre, mabigat na kalaban ng asong hindi tumatahol. Kahit asong na naglalaway, unahan lang yan, kumpadre. Hindi ka na. Kanina ka pa hinihintay ni sir. Ano ba? Kotse ni Orbos yun, ha? Oo nga. Tara, habulin natin. Hello, honey.
Pasensya ka na, naatraso ko. Ang dami ko kasing ginagawa sa opisina eh. Pagod na pagod ka siguro, ano? Kayo talaga. Sino yan? Buksan mo ang pinto! Si Orbos. Wala ho dito. Sandali ho! Bakit ho ba? Dito kayo! Ano ba kailangan nyo? Tumahimik ka! Wala doon eh! Sige! Ayaw ako! Ikaw! Nasaan? Nasaan? Sinabi mo tumahimik kayo! Ate! 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 Nasaan si Orbos? Ha? Hindi ko alam! Di mo alam? Kahit patayin mo pa ako, wala ako alam sa sinasabi mo! Patayin mo! Nasaan? Hindi ko alam! Hindi ko alam! Sino ang hawak ate! Ate! Hindi ko alam! Nasaan sinabi? Gastor! Gitara na lang kulang para kumanta ang mga yan. Ramona, umamin ka na. Dahil kung hindi, ipauubos ko ang katas mo sa mga bata ko. Sayang ka, Ramona. Ikaw pa naman ang pinakamagandang yaya ni Orbos. Gitarahin na mga yan. Tingnan mo yan. Sarap! Pasarap sa buhay! Himbing na himbing! Tulog na kambing! Siguro may lahing Meksikano ito. Pagkatapos atakehin ng isang kalderong kamote, ayan, nagsiesta. Hindi Meksikano lahi niya, sir. Italiano! Itang Ilocano! Hoy! Gising! Nabigay yata sa busog, sir, eh. Baka naman binangunguta ito. Tagal na po kami nananalangin sa inyo. Sana bigyan niyo po kami ng magbulang. Binigyan niyo po kami. Pero maaga niyo pong kinuha si Mami Annabelle. Sana po huwag niyo pupunin sa amin si Daddy. Di bali na po na ibalik nyo kami sa bayang punan. Huwag lamang kung mamatay si Daddy. Siya nga po. Wala na po magpapaaral sa amin pag wala na si Daddy. Iligtas nyo po siya. Okay.
makialam. Basta't kahit ano mangyari, huwag kang makialam. Dito ka lang. Pero Papa! Hindi nila si Ramon at ang mga bata. Alam kong papatayin mo ako. Tuloyan mo ako! Saan? Hindi ko alam. Hindi ko alam! Huwag! Sasabihin ko na! Huwag mo kong patayin. Sasabihin ko na. Sabal ko. Sa MB Surigao, naka-anchorage sa Ross Boulevard. Maagad niyo akong binigyan ng pamasko. Marunong din akong gumanti ng aginaldo. May kasama pang Happy New Year.
Don! Sat mo, ikaw ang patay niyo. Saan ang Ate Ramona niyo? Si Judy. Nahanap nga po si Ate Ramona eh. Oo nga po eh. Ate! Ate, andyan ang Daddy. Ililigtas na tayo, Ate. Sina Girlie? Wala na. Pinatay ng mga demonyo. Kayo muna ang bahala sa mga bata. Ate, andyan na si Daddy. Ililigtas na tayo, Ate. Ate! Ate, andyan na Daddy. Alam ko hindi titigil ang na yon. At pagkamatay ng aking kumpadre, alam ko ako na ang kanyang isusunod. At hindi ko gusto mangyari yon. Kaya ako narito sa Baguio. Hindi ba, Colonel? Kayo lang naman, sir eh. Kahit nasa Maynila tayo, hindi tayo kaya ng Orbus na yon. Pero iba dito sa Baguio, Colonel. Maraming nagkamaling dumayo dito at nagtapang-tapangan. Pero nalibing lang sila ng walang kalaban-laban. Waman tao cha linlay. Ye ching cha po tuo. Ege ching shi. Suo ni ta, tin fua,
tawantia li mayo yan chue teng. Gandhi, 没想到这次事情发生你身上。 现在怎么办？对呀，喂，就这事我一份了，不是朋友认没做。 好，你过来帮忙。行。哦，好用。 Yes。 Hindi ho mabigat ang hihilingin ko, Mr. Orbos. Handa ho akong ibigay. Handa akong gawin lahat. Para lang sa kaligtasan ni Junior. Wala naman ho siyang kasalanan. Nakikiusap ko ako sa inyo. Huwag din ho siyang idamay. Kahit o alang-alang na lang sa magiging anak namin. Pagbibigyan kita, Maricar. Kung pagbibigyan mo rin ako. Ipinangako ko sa iyo, hindi maano si Junior. Kung ipagtatapat mo sa akin kung nasaan si Aline Castre. Ano itong mga to? O di kong kaya mo. 佢哋又講嘢，我哋又唔明。不如我哋試下打佢，佢明唔明咧？打佢。阿妞，阿妞，我哋呢個。 Yeah!
Huwag mo na akong uguyin, Unggoy! Ikaw ang dapat mamatay, Colonel Escalawag! Para mabawasan ang mga Penoy na katulad mo na sumisira sa magandang pangalan ng INP! Ang dami naman daldal! Upahan na natin yan! Kastre! Huwag ka magtago diyan sa puitang leon! Baka iputang ka maging bato ka! Orbos! Kung sa dagat hindi ka napakinabangan ng mga isdang bugaong, dito sa Baguio, tatabunan kita ng lupang may yelo! Gagawin kitang frozen delight! Alam mo, Aling Kastre! Mais na mais ka! Para kang binatog! Lumabas ka! Duwag! Ubus na rin ang bala mo, no? Walang tingga? Oras na? Para magmakaawa. Ang lawi na hindi namamatay na nakaluhod! Pilit niyang binubuka ang kanyang pakpak! Nagdahil sa'yo! Namatay ang daddy ko! Ikaw! Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
patay ka na ngayon! Kahit iputok mo yan, sabay tayong bababa sa impyerno! Hindi ka tatanggapin ni Satanas. Para kang panis na kanin, baboy. Pinatay mo, papa ko. Tulad tutang bata ako. Sa imbis na lumaban! Tumakbo. Sinira mo ang buhay ko, Orbos! Hindi ako sumira sa buhay mo, animal! Ang hunghang na tatay mo sumira sa buhay mo!